pang MotoGP yung track na to. Saya. Lahat Panigale, yung pogi. Ang sarap mag-banking dito, pababa. Sumayot na ito sa rock. Ingay, oh. You will make the first corner and I will film you starting from. Ciao Toti! Yeah, tu pay me! Here with you guys in this wonderful location, Sepang, one of the most beautiful racetrack in the world. We are lucky to be here. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Sepang International Circuit sa Malaysia at nandito tayo para mag-participate at mag-training para sa Ducati Riding Experience. Tuturuan nila tayo ng mga riding tips na kung saan ma-apply natin sa pagra-ride sa loob ng racetrack. Bike model na gagamitin natin is Ducati Panigale V4S. Apat na category po. Meron para sa intro, warm-up category, Evo category at master category. Yung helmet nga pala natin guys, didikitan natin ng number para may marking sa loob ng racetrack. So tayo ay number 197 sa harap, sa gilid, magkabila. Tapos meron kaming wristband, yellow yung kulay kapag ka masters category ka, like dito kay Sir Om. Ayan yung kanya. Yes. Ay, wristband? Wristband. Okay. Wristband ba ang tawag dyan? Armband. 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 Mali! Ay, nahulog! Nahulog yung 4-5. Ready to go? Yeah. We yeah. can wear the helmets. Every lap you switch. I stay in front, you make one lap behind, then you go last. When we finish the lap, we stay all together. Then I stay in front. We right. start slow because tires are cold, but take care. Yeah. Cold start tayo. Nice, stock pipe pa. Thank you. Yung gauge niya nakaset for track. Grabe, nakakaba. First time ko to dito sa racetrack na to. Tsaka sobrang laki nito. Pang MotoGP yung track na to. Whew, saya. Lahat Panigale, yung pogi. Okay, let's go guys. Let's go guys. Sepang F1 circuit, oh. Ay, grabe, ang luwang ng track na to. Nice. Woo! Ang sarap mag-banking dito, pababa. At ang pantay ng daan. Woo! Ang puti ng simento dito. So ang pagsali dito sa DRE na ginagawa sa iba't ibang bansa is makikita nyo ang announcement sa Ducati Philippines. Kaya medyo maiinit na yung mga gulong ng motor, kaya medyo confident na kaming lumiko ngayon. Kaya mabilis kami ngayon, oh. Tapos tinuruan na kami sa cornering dito, kaya kuwang-kuwa yung apex. Dito sa corner na to, first gear na dapat. Tapos may konting freno. Maganda mag-training dito kasi yung sinasabi nila ng mga tips sa pagra-ride, eh agad-agad na apply mo. Dito pag nagdi-discuss sila, pantay-pantay lang kayo kasi pare-pareho lang kayo ng motor na ginagamit, eh. Ano man yung ginastos mo para sa pag-travel papuntang Malaysia or depende kung saan man gawin yung DRE, eh sulit naman kasi tignan nyo naman, ilang beses na kami pumasok sa truck. Haba niya. Diba sulit? Ako, first time ko lang dito pero super nag-enjoy ako. Tingnan nyo yung corner na to. Litong-lito ako dati dito pero double apex pala siya. Tapos dito naman sa next corner, yan, nag-overshoot ako. Kasi first gear pala dito. O, diba?
hindi ako masyado napagod ngayon ah. Tsaka yung arms ko hindi na masyado nangawit dahil nagtiwala na ako sa bike, so pag naglilin ako yung body ko na ang nagpapalin sa motor, hindi yung mga kamay ko. O di ba, pagka kusa ka nakatingin, doon pupunta yung bike eh, oh. O di ba? Dito mas applicable siya kasi ang luwang ng track, ang lapad ng daan. Sarap pasukin ng apex. Masasabi ko itong track na to is pang high speed cornering. O di ba? So yung slot na available dito sa DRE Racetrack Training, limited lamang, no? Mayat na itood ka! Confidence kasi nagagaya ko yung forma ni Sir Dario. Basta-basta yung master category kasi iba dito. Oh, iba naman. Yan, pagkatapos mo sa harap, sa likod ka naman. Sila naman ang isi-shoot natin. Pero importante, oh, tingnan nyo, sumasahit na itood ko. Importante talaga last na bike at saka magtiwala ka dun sa sinasabi ng trainer ko. Kasi napakaganda ng performance ng Ducati Panigale V4S dahil itong motor na ito ay design para talaga sa track. Idagdag mo pa nung napakagandang engine niya. Naku, may lumagpas sa linya. Buti hindi siya tumumba. Anong nangyari? Husa? Ha? Anong nangyari? Hinabol ko si ano eh. Ah, hinabol mo? Sumubra nga lang. Iiwan kasi ako eh. Pasigat. Sabi, tuturuan. I-follow mo. Nag-o-offroad ka doon. Nakita ko yung gulong mo gumagano eh. Oo, talaga. Sa DRE, talagang required ang pagsusot ng full suit
back pro, full face helmet, riding boots, riding gloves para sa safety ng rider. At kung mas may budget ka, syempre kunin mo yung mas pinakamagandang full suit. Nandito na tayo sa racetrack, still may nag-slide pa rin, ano, balik na tayo. Ang speed dito sa pit is 60 kilometers per hour. Yung Geely helmet, ito pa lang yata yung unang-unang Geely helmet na nakapag-racetrack sa Sepang International Circuit or nakapag-racetrack sa pang MotoGPing track. You know, so diretsong kakargaan dito, guys. Kung nga pala sa DRE na to, guys, kahit hindi ka Ducati owner, pwede kang sumali dito. Basta mag-register ka lang dun sa sinabi ko kanina. Kadalasan naman sa mga sumusubok ng Ducati, pagka nakita nilang maganda talaga yung bike, mapapabili sila, eh, no? So ito yun rin yung purpose nun. Matututo ka sa pagmamotor, magkaka-idea ka pa sa motor na gagamitin mo, kung maganda, worth it ba yung pera mo, di ba? Thank you. Naka-on na eh. Ngayon ko lang napansin, baliktad yung ano mo. Iisigin nga yung BP mo. High blood na yata yung pressure eh. Ang higpit ha. Oo, ako yung nag-BP dyan eh. Kaya nga. Yun, okay, gagano. Picture on tayo. Filipinos are good ha. O diba? Ayan na yung mga bikes. Galing, sunod-sunod talaga sila. Dahil iba-iba naman yung haba ng mga daliri namin. Ina-adjust nila yung mga brakes eh. So check ko later kung sapat na. Parang lubog kasi sa akin, naipit yung daliri ko eh. Ingay oh. Let's go! Let's go, my friend. Let's go, daddy. Okay. You make one lap and after I overtake or you slow down. Okay. Here on the straight behind, before last corner. So you will make the first corner. And I will film you starting from. It doesn't. Okay. It's very careful for the safety. The handle is not carefully concato. Okay, guys. Ready? So, ito na yung last for today.
Mas napagod lang ako ng konti ngayon kasi ikaw yung mapupunta sa harap eh, after ng iba eh. Tapos pinapanood ka ng trainer mo. Ano nga bang kinagandahan ng Ducati Panigale V4S? Bakit ito yung sinasabi nating magandang gamitin pang race track? So yung Ducati Panigale V4S kasi meron siyang, yun nga, V4 yung kanyang engine with 1,103cc, counter-rotating yung kanyang crankshaft. Ibig sabihin nun, kung ganito yung paikot ng gulong, ito namang engine is paganyan yung ikot. Mas madali nating ilin ang motor pagdating sa corner. And desmodromic 90 degrees. So, pag sinabi 90 degrees, 90 degrees yung kanyang angle from this cylinder papunta dun sa isa pang cylinder. Ang Ducati Panigale V4S ay merong tumataginting na 212 horsepower. At kapag ka nagpalit ka ng full system like Akrapovic, plus 10 horsepower po siya. Ang maganda pa sa Ducati na ito is napakagaan niya. Meron lamang siya 198.5 kilograms. Sa Pilipinas, meron tayong sinasagawang Ducati Riding Experience, pero ang ino-offer pa lang nila is yung training para sa road. Soon, magkakaroon ng DRE sa Pilipinas na ang offer naman is kagaya nito, pang racetrack and pang enduro. Our coach, Mr. Dario Marchetti, one of the best coaches of Ducati. He is the technical director for Ducati for 20 years. Right, I can see. Yeah. We are proud of cooperation with Totti. Yes. Very, very great family. I have good friends with him. We are lucky to have a guy that has such passion for Ducati. For the Ducati. Yeah. He was many times Superbike Philippine champion. Exactly. Yeah. He's a great man. Ciao Totti! Yeah. You have to pay me. Ngayon naman, dahil tapos na yung aming training, group picture naman, parang yung nangyari sa ARC noon. So ngayon, papunta kami doon sa loob ng trap. Eto na, palabas na tayo. Wow, nakapasok ulit ako dito. Nice, oh, grabe yung picture doon. Oh. May dalawang panigale with Audi na kotse. Thank you guys! Alright, successful! Grabe, ang dami namin, oh. With the Philippine pride, with Kapampangan pride, yes. Yay! Yay! So yun guys, nandito na tayo sa Kuala Lumpur International Airport sa Terminal 1 at tayo ay pauwi na. Ang dami kong natutunan ngayon dito sa DRE Sepang 2023. Sana sa susunod na DRE makasama ulit tayo. Maraming salamat sa mga nanood. See you next vlog, Read for Speed!